Bukod sa pananakit ng balakang, maraming idinadaing sa kanyang katawan si Perla. Nababahala daw siya dahil mula pa noong taong 2011, mahina ang 8 beses na pag-ihi niya sa umaga. Bukod pa raw ito sa makailang beses na pag-ihi niya sa gabi. Maya-maya, ihi ka ng ihi. Tapos sumasakit yung baywang ko at yung balakang ko. Yung parang ihing-ihi ka na. Tapos pag napigil mo, yung namamanhid yung pataas na ang katawan mo, namamanhid. Kaya minsan masakit yung balakang natin dito. Masakit yan, paikot, pag ganyan. Hinala ni Perla, mayroon siyang urinary tract infection o UTI, pero di pa niya ito natitiyak. Papadoktor ako, wala rin. Wala naman akong sakit sa bato. Bala ko na talaga. Kaya lang sabi ko, wala naman pera pang pa-check up. Dahil alam mo naman, pa-check up ang mahal. Ayon sa mga eksperto, ang pag-ihi ay natural na paraan ng katawan para mailabas ang mga dumi at toxins dito. Sa loob daw ng 24 oras, nasa 5-8 tasa ang normal na dami ng ihing inilalabas ng isang tao. Katumbas ito ng 4-5 beses na pag-ihi sa isang araw. Ibig sabihin, anumang sumobra sa bilang na ito, maituturing na abnormalidad. Nang dinala namin si Perla sa obstetrician gynecologist at Pinoy MD host na si Dr. Raul Quillamor, ipinayo ni Dr. Q na sumailalim ito sa urinalysis. Ang urinalysis o eksaminasyon na ginagawa sa ihi ng isang tao, pwedeng malaman kung may impeksyon sa daanan ng ihi. 100-150 pesos ang halaga ng urinalysis. Dagdag ni Dr. Q, kung ang senyales ng kanyang pag-ihi ang titignan, maaring UTI o urinary tract infection nga ang dahilan ng madalas na pag-ihi ni Perla. Isa sa pinakakaraniwang sakit na nararanasan ng mga babae ay ang UTI o urinary tract infection. Ang UTI ay ang pagkakaroon ng impeksyon sa urinary system o daluyan ng ihi. Kabilang dito ang bladder o pantog kung saan naiipon ang ihi, at urethra kung saan naman dumadaan ang urine palabas ng katawan. Ang pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng mikrobyo sa urinary tract ay poor hygiene. Ang mikrobyong nagdudulot ng UTI ay kadalasang nagmumula sa rectum. Dito naiipon ang duming inilalabas mula sa puwitan. Mas madalas na mga babae ang nagkakaroon ng UTI dahil mas magkalapit ang urethra at rectum nating mga babae kumpara sa katawan ng mga lalaki. Ibig sabihin, mas madaling pumunta ang mikrobyo mula sa rectum sa daluyan ng ating ihi. Karaniwan din nakukuha ng mga babae ang UTI sa maruruming palikuran. May mga mikrobyo kasi rito na pwedeng makuha, lalo't minsay direktang dumidikit ang balat sa toilet seat kapag umiihi. Maging ang pagsuot ng masisikip na underwear, pwede rin daw maging sanhi ng UTI. Maaari raw kasi itong magdulot ng pagpapawis sa bandang ari ng babae. Tandaan na mas mabilis dumami ang mikrobyo kapag mamasa-masa ang paligid nito. Kapag pinipigilan natin ang ating pag-ihi, posible rin na magdulot ito ng UTI. May taglay kasi mikrobyo ang ihi ng tao at kapag hindi agad ito nailabas ng katawan, nananatili ito sa ating pantog kung saan dumarami ang mikrobyo at nagdudulot ng impeksyon. Yung ihi na naiwan sa loob, especially because of a, let's say, may bara sa daan ng ihi, hindi makakalabas yung ihi. Yung ihi na naiwan sa loob, nakakaroon, it becomes pus. So that becomes life-threatening and possibly fatal. Ang pagkain na maaalat, nakapagpapalala naman ng UTI dahil naiirita ang pantog. Tandaan na mas madalas naman itong mangyari sa mga babae, maaari ring magkaroon ang mga lalaki ng UTI. Anumang edad, pwede ring makaranas nito. Paalala ng eksperto, kapag lumagpas na sa 2 araw na madalas na hirap sa pag-ihi o kaya nakakaramdam ng pananakit sa ibabang bahagi ng likuran at sa ilalim ng tadyang, makabubuting magpatingin na sa doktor. Ito raw kasi ang mga pangunahing sintoma ng UTI. Para sa mga babae, mahalaga ang tamang hygiene para makaiwas sa UTI. Regular na gumamit ng feminine wash. Tandaan din ang tamang paraan ng paghuhugas ng ari. Dapat mula sa harap papunta sa likod ang direksyon ng pagpunas para hindi mapunta sa ari ang mikrobyo na galing sa bandang puwit. Lalaki man o babae, hindi rin daw dapat pinipigil ang pag-ihi. Uminom ng 8 basong tubig kada araw at dapat kontrolin ang pagkain ng maaalat. Makabubuti naman para sa taong may UTI ang pag-inom ng buko juice. Isa raw kasi itong diuretic o yung nakatutulong para mapadalas at mapadali ang ating pag-ihi. Kung tutuusin, simpleng sakit lang ang UTI, pero kapag pinatagal ito, pwede itong magdulot ng mga komplikasyon lalo na sa ating bato. Huwag itong baliwalain at gamutin agad. Mas giginhawa na ang ating pakiramdam, mas papanatag pa tayo.
Ayan mga kapuso, sana ho tandaan ninyo yung mga tips na yan para naman kontra at iwas po tayo sa UTI. Especially ngayon po magpapasko, syempre napakahirap po talaga na magkasakit, di ho ba? Dapat